Gusto ko lang siya ng nagpasalamat sa lahat ng mga nandito sa Manggulang YT na na-approve na po yung monetization natin. Noong October 1, nag-apply po tayo, tapos lumabas siya, nag-email, 5:03 midnight, so po ako na na-approve na siya. So makikita niyo po dyan yung email, so yun po yung kinagagalak natin ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa ating channel at sa mga tropa natin dyan, mga kaibigan, mga young YouTuber na nagpo-pursue pa rin na ma-reach yung target na requirements. Eh, pagsikapan nyo po, kaya-kaya nyo yan. Sipag at tiyaga lang kailangan para ma-reach nyo yan. Kaya nga sa inyo is tiyaga. Puyat, pagod, hirap, yan po yung naging puhunan yan. Kaya pagka na-reach nyo yan, siguradong matutuwa din kayo kasi good news, yan po ang darating sa atin. So, good or bad, kasi minsan yung mga nare-reject. So, sana lahat tayo is makapasa. So, yun po yung nice ko lang share sa inyo. So, maraming salamat sa inyo lahat. At God bless po sa lahat. Thank you. Alright guys, nandito naman tayo. Natandaan nyo ba yung last 3 days ago? Is meron tayong pinuntang interview. You know what? Ano nangyari? Rejected tayo. So, ang pinili nila yung mga own visa, yung may mga sariling visa, na kaming mga tourist visa is na disregard. So, ang nangyari is pumili sila ng mga tao na hindi na kailangan bisaan. So, ito yung mga tao may sariling visa na ang company, ang kumpanya ay hindi nagagastos para sa pagpaprocess ng visa nila. So, ang mangyayari is makikinabang ang agency dahil meron silang fees, process fee na tinatawag. So, yun ang pakinabang nila dun sa mga may own visa. Hindi katulad ng kaming mga visit visa or tourist visa is ipaprocess nila kung kami ay kinuha nila o hinired nila sa kanilang company o pagtatrabahuan namin. So naging wise sila kasi hindi na sila maglalabas ng pera o anything na processing fee na kailangang ilabas nila sa kanilang bulsa, kundi dahil sa ang own visa is hindi mo na kailangang process ang visa nila kasi own visa nga, it means bumili sila ng sarili ng visa. So yung visa na yon na ibinigay ng mga empleyado is good for 2 years. So ibig sabihin 2 years is validated siya, ang expire niya 2 years. So parang isang kontrata. So ang mangyayari sa kanila, isusweldoan na lang sila. Wala silang babayarang processing fee. Yung processing fee na 1K yata yun, yun lang yung magiging tawag dito, pakinabang ng agency o ng kumpanya sa kanila, sa mga may own visa. Pero yung mga tourist visa is sinitsipwera nila kasi magagastusan sila sa amin. Kumbaga hindi na nila kailangan yung mga taong magagastosan sila. Guess nyo ibig sabihin. Wise. So mamaya tutuloy-uli natin kung ano yung istorya. Sa group na in-applyan namin is 17 kami. So 17 kaming umaasa. So ilan lang yung nakapasa, parang 4 or 5. So sila yung sinuwerte. Kaya lang, own visa kasi sila, kaya sila yung may chances na makakuha kasi alam niyo naman, umiiwas ang agency sa paggastos nila sa mga empleyadong tinatanggap nila. Wise, diba?
Alright, so ang naging chances is nung time na na-interview tayo is 60-40 eh ngayon ay 0 over 100. Yung 0 over 100 na is, means rejected. Rejected 100%. So ayaw nilang gumastos. Hindi nila alam, nakikita sila sa aming mga visit visa. Pero magkagastos lang talaga sila. So yun nga, so, talagang ganun. May mga pagkakataon talaga na hindi inaasahan, talagang suffer. So maghahanap na lang ulit tayo ng panibagong employer para mapagpatuloy yung pakikibaka natin dito sa United Arab. So kasi totoo lang talaga makakatipid sila doon yung kumpanya. Kasi dahil nga sa own visa sila, wala na sila yung paprocess na visa na ano. Kasi 6 months lang naman yung trabaho doon sa, sabihin ko lang saan, sa Global Tututut. Global Tututut. So yon, doon ang trabaho for 6 months kasi winter season lang available yung trabaho. So yung trabaho na yon isa good for Christmas until April. So 6 months nga lang talaga. Parang 6 months contract lang. So talagang naging wise sila. So lahat ng tourist visa sa visit visa is rejected. So hanap-hanap na ulit tayo ng ano, ng pag-asa. So meron pa naman tayong 20 days para maghanap. Hindi ko lang alam kung may grace period yung ano. Magtatanong ako sa agency bukas para malaman ko kung yung visa ko is may grace period pa ng 10 days. So baka maging November 9 or 8 tayo ay tatagal natin dito kung meron tayong excessive days, pang kumbaga extra days. So ulit-muli, maraming salamat sa pagsama. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. Wala tayong unboxing ng sapatos, sukat sapatos, wala tayong ganon. Na-share ko lang yung my day natin na experience. So yung possible na gagawin lang natin is kapit pa rin, baka sakali, kung saan-saan, at kung saan meron, punta tayo. So, maraming salamat sa pagsama uli. At sana may natutunan kayo dito sa aking channel. Kung wala naman, pwedeng mag-thumbs down. Kung meron, mag-thumbs up. At sana ay may napulot kayo kahit konti. Ang ano lang dito is aral is tiyaga, yun lang. Tiyaga, Manilaga, tiyaga, yun lang. Kasi totoo lang, mahirap ang panahon ngayon. Maraming bansa ang crisis. So mag-ano pa rin tayo, mag-cross finger pa rin kung talagang social din. So tayo dun sa agency na kinuha na natin ng visa ng 3 months. Sabi nila meron pa daw yung excess na ano, grace period na 10 days. So total all in all is 100 days ng visa. So yun yung bagong rules daw or policy.